Kamusta mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-usapan ang tungkol sa mutya ng Batubuskag at taglay nitong bertod at kung may para saan ito may mabisa ang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Ang sangkapagimat mutya ng Batubuskag ay may kakaibang aura at minsan lamang ito masagap at mapasapalad ng isang tinagnang aura. Buskag ang tawag namin ng mga babaylan unom at sa may salitang karaya sa ganitong aura ng agimat. Pero kung sa wikang Tagalog ay matawag ito na namumukadkad. Isang sangkapagimat na batong hiwaga na solidong aurang bato, pabilog sa ilalim kung ating tingnan ito mga kagimat at makikita sa ibabaw na bahagi ng aura nito ang batong hiwagang buskag o namumukadkad na may kahalintulad sa aura ng mga bulaklak mga kagimat. Ang sangkapagimat na ito ay nakuha namin ng mga babaylan unom sa pinakamariit na kagubatan dito sa aming isla. Ang mutya na ito ay ginagabayan ng mga Raynahang Inkantuhanon. Ang mutya Batubuskag ay may kakaibang kapangyarihan na taglay. Malaki ang maitutulong ng kanyang may kagahom patuloy sa isang aurang may hawak ng ganitong agimat. May kagahom na makakatulong upang pasiglahin ang ating isipan at espiritu at nakakatulong ang kanyang virtudis gahom upang mapabilis ang paglipat sa atin ng positibong kalagayan. Hinikayat ka din ito na gumawa ng mga desisyon at lumikha ng mga praktikal na sistema upang manatiling matatag at saligan. Ang mutya na Batubuskag ay may malakas na may kagahom na tumutunaw sa kaguluhan ng ating isipan mga kagimat. Inaalis nito ang mga humaharang na mga itimang mayka sa ating isip at tinutulungan tayong iwanan ang makitid na pag-iisip at paglilimita sa mga pattern ng ating pag-uugali. May malakas na pampaswerteng atid ang sangkapagimat na ito. Buskag o namumukadkad sa mga biyayang darating sa hindi inaasahang bugnang pangyayari mga kagimat. May mabisang gamit para sa pampaswerte sa kahit anong uri ng mga negosyo. Basta ito'y nasa kabutihan lamang, ikaw ay kanyang gagabayan ng kanyang may kagahom para sa iyong pagangat. Nagbibigay na malakas na karisma sa negosyo, ang aura nito ay naghihikayat sa mga customer at naghihikayat sa malakas na swerteng papasok patuhoy sa ating aura. Pampaswerte din ito sa trabaho at ipinaliliwas ka nito sa mga hisa at sa mga masamang tangka ng kapwa. Ang mutya ay may mahikagahom din sa gayuma, may malakas na pang-akit at panghalina mga kagimat. Maging pansinin o lapitin ka sa mga aura na iyong nakasalamuha at maging mahumok o lalambot ang kalooban ng mga aurang tao na may mataas na posisyon. Ipinaliliwas ka din ito sa mga hindi inaasahang mga panganib at mga sakuna. May matibay na proteksyon at depensa laban sa mga itimang mayka. Proteksyon at depensa sa barang, kulam, palipad hangin, sa maykang paktol, sa mga hiwit, sa mga kilkig, sa mga usog, sa mga tampong, sa mga bugno o buyag. Proteksyon at depensa kung makapunta ka sa mga maririit na mga lugar mga kagimat katulad ng mga kagubatan na masiok.
May mabisang gamit din ito sa kabal nun. May kanggahong bertudis sa kabal at kunat ng katawan at kusang gumagana ang kanyang mahikagahong bertudis kapag may hindi inasahang mga hitabo o pangyayari mga kagimat. May mabisang gamit din ito na makakatulong para sa ating aura, para sa bugnang swerte na pakitaan ka o makakita ka ng mga kakaibang sangkapagimat kapag ikaw ay naghahanap ng mga agimat sa maririit na mga lugar. Pero gagana lang ang kanyang may kagahom kapag ikaw ay tahimik lang sa paghahanap. Dahil kung sakali na maingay ay hindi lubusang tatalab ang taglay niyang mahikagahom. May mabisang gamit din ang mutya na ito na palakasin ang aura gahom ng ating ikatlong mata o third eye aura mga kagimat. Tinutulungan ka nito na buksan ang kapangyarihan na makakita ng mga hindi ordinaryong bagay na ikaw lang ang makakita at hindi kaya ng mga ibang aurang tao. Mabisang gamit din ito na nakapag mahikang paalis at paliwas ng mga dapong sakit o mga critical na mga sakit mga kagimat at kusang tumatalab ito sa aura ng may nagtatangan sa agimat na ito. Mabisang gamit para mawala ang mga kuyap o mga kumbulsyon at nervyos at nakapagbalansi ng ating tagsang mga emosyon. Tungkol naman sa mga bawal ng sangkapagimat na ito ay bawal dalhin sa simenteryo mga kagimat, bawal dalhin sa mga lamay, bawal kang mahakbangan kapag suot ang sangkap agimat na ito, bawal makipagtali kapag suot ang agimat na ito, kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi lulusaw ang taglay niyang mahikagahong. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang mga kagimat ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura para manumbalik ang taglay nilang mga mahikagahom. Tungkol naman sa pampalakas at pampaamo ng sangkapagimat na ito ay pahiran lamang ng Divine Oil Aura, Babaylan Unum. Ang sangkapagimat na ito ng aming makita at makuha ay tinipon silang lahat at binasbasan ng mga sagradong ritual, Babaylan Unum, upang sila ay malinis at malikop sa puti ang bertudis, mahikagahom. At sobrang dami pa nito magagawa mga kagimat na madiskubrihan nyo mismo kapag sakaling tangan o laga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.